Hello guys! Welcome to my vlog at magandang buhay Pilipinas at Singapore. So nandito po ako ngayon sa Singapore guys. At samahan niyo akong mamitas ng sampasampalukan. So sa mga nakakaalam dyan guys kung ano tong halaman na pinipites ko, please comment down and share your thoughts and experience. So samahan niyo ako guys. Okay, tara! Welcome to my vlog guys, and today's video guys ay maghahanap ako ng herbal plants which is called sampalukan na ayon sa iba ay nakagaling ng mga iba't ibang karamdaman. Disclaimer lang guys, hindi naman ako expert sa mga herbal medicine pero mayroon na rin ilang nagpapatunay na ang sampalukan ay nakakagaling talaga sa mga iba't ibang karamdaman ng isang tao. So, sa mga nakakilala ng halamang ito ay please comment down below and share your thoughts about this and your experience. At bago ko pa naman ginawa tong video na ito or tong vlog na to ay nag-research na po ako tungkol dito sa sampalukan at ang mga benefits nito. So yun nga guys, bago ko nga ginawa tong vlog na to ay maraming beses na akong uminom ng nilagang sampasampalukan dahil guys ay sa lingid po sa inyong kaalaman ay nagkaroon po ako ng 4 weeks stomach pain which is nagpunta na rin po ako sa doktor pero yung mga medicine po na piniprescribe sa akin ay sadya namang hindi talaga nakakagaling sa akin. And then, pabalik-balik lang din yung sakit. So, may isa pong nag-advise sa akin na bakit daw hindi ko i-try ito. Ilaga ko daw to at inumin ko 3 times a day. So, sabi nga nila mapait daw. Pero para sa akin, hindi naman siya mapait. Mas mapait pa nga yung heartbroken kay Charot. O nga guys, hindi naman siya mapait para sa akin. Pero ayon din sa mga iba, ay mapait daw ito kapag ka iniinom. So yun nga. So bago ko nga siya talaga ininom, nag-research talaga ako tungkol sa halamang ito. So yun nga. So ayon nga sa aking research, na ang halamang gamot na sampasampalukan ay sa Ingles ay seed under leaf. Kaya nila tinatawag na seed under leaf kasi may mga buto-buto po siya sa ilalim ng kanyang maliliit na dahon. And then, yung iba namang tawag sa English ay stone breaker. Diba? Kakaiba yung pangalan nila. So, yun nga. So, ang sampasampalukan daw guys ay isang maliit na halaman na karaniwang itinuturing na ligaw na damo. Madalas kasing tumutubo ito sa mga gilid ng kasada at mga bakanting lote katulad nitong lugar na to. Marami dyan sa gilid-gilid ko nakuha itong mga sampasampalukan na to. Tapos, ang mga dahon na maliliit ay kahalin tulad ng sampalok. Habang ang mga buto naman ay tumutubo sa ilalim ng mga dahon. Mari itong tumubo saan mang lugar. Sa Pilipinas or dito sa Singapore which is nandito ko ngayon sa Singapore. So, yun nga. Ano ang mga sustansya at magandang kemikal na maaaring makuha natin dito sa sampalukan? So, mayroon daw guys na mga good benefits dito. So, ang halaman ay may taglay daw na flavonoids, alkaloids, terpenoids, lignon, polyphenols, tannins, at iba pa. So, ang mga dahon ay may taglay din na pilatin, hypopilantin, lignans, etc. So, yun nga, lahat ng bahagi ng halaman nga ito ay ginagamit bilang gamot, yung ugat, o kahit yung maliliit na buto na tumutubo sa ilalim ng dahon ay pwede rin daw itong igamot. So, ang buong halaman ay karaniwang nilalaga at
iniinom upang makagamot. Gaya ng ginawa ko, nilaga ko siya and then ininom ko. Maaari din itong dikdikin at ipantapal sa ilang condition sa skin. O kaya naman ay ipinapanguya ang sariwang halaman sa may sakit. And then maaari din itong makagamot sa sikmura o nang una. Pananakit ng sikmura tulad sa aking naranasan na nagkaroon po talaga kong matinding sakit sa sikmura ko, or which is stomach pain, like fever, stomach pain na talagang nagpa-doktor pa ako para talagang magamot yun. Kaso nga lang ay hindi siya nadala doon sa pinescribe sa akin ng doktor. Kaya yun, itinry ko na ito, which is I guarantee na talagang nawala yung sakit na yun. At talagang hindi ko na nga din nainom pa yung mga inirisita sa akin. Pwede din itong gamot sa buni. Kung may buni ka, pwede mong dikdikin ang dahon na to at ilagay dun sa part ng skin mo na may buni. And then kung may galis ka din, ang gagamitin mo ay yung buto na yun na nandoon tumubo sa ilalim ng dahon, dikdikin mo yon at ilalagay mo daw sa part ng new skin, which is na doon yung galis. And then, pwede daw din itong gamot sa paninilaw ng balat at mata. Kasi, ang kondisyon ng paninilaw ng balat at mata ay sintomas na may karamdaman sa thigh, na maaring malunasan sa pag-inom sa pinaglagaan ng sariwang ugat ng sakasambalukan. So, kung ikaw din daw ay hirap sa pagdumin, makakatulong din ang pag-inom sa pinaglagaan ng sampasampalukan para mapadali ang pagdudumi. At pwede mo rin din itong ipanggamot sa sinok. Sinasabing mamisa rin sa pagtanggal ng sinok ang pagnguya sa sariwang dahon ng halaman na to. At ito pa ang napaka-common sa mga bata at matatanda, ang ubo. Kung may ubo ka din, pwede mo din itong igamot sa ubo. Mabisa din para sa ubo ang pinaglaga ang halaman na to. At pwede daw itong gamot sa bato sa abdo, which is gallstone sa English. Ang mga namumuong bato sa abdo ay maaari daw malunasan ang regular na pag-inom ng pinaglagaan ng halaman. Pwede rin daw itong igamot sa bato, which is kidney stone. Ang pagbabara naman ng bato sa bato ay maaari ding matulungan sa pag-inom sa pinaglagaan ng sampasampalukan. Pwede din daw itong igamot sa dysenteria, which is ang condition ng dysenteria ay matutulungan din ng pag-inom sa tubig na pinagbabaran ng mga ugat at dahon. So, yun nga guys, marami din ang nagpapatunay na talagang gumaling din sila. Diba guys, marami siyang benefits na nakakagamot sa mga iba't ibang karamdaman. So tara, laga na natin. So ang una-una kong ginawa ay huhugasan muna natin ito ng maraming beses para mawala yung mga dumi, like yung mga dirt and yung mga lupa-lupa nito. And then, pagkatapos, lalagyan natin siya ng mga around 1 liter of water. Tapos, pakukuluan natin siya ng 15 to 20 minutes. And then, pagkatapos ng 15 to 20 minutes, ay hahangoyin na natin to at i-sit aside natin para palamigin. And then, kapag malamig na to guys, ay pwede na rin natin itong isalin sa malinis na container. And then, i-store natin siya sa fridge para later on ay iinumin natin yung tira. So first, iinom ka muna ng isang baso, whether you like it hot or you like it cold, depende sa yung preference, pero ako gusto ko yung hot siyempre, kasi para naman mainit-initan yung ating sikmura, kaya mas prefer ko yung hot. So yan,
So everyday guys, ang ginagawa ko ay nagpapakulo ako like 1 liter a day, and then inuubos ko lang din yan sa isang araw. Hindi na ako nagtitira for tomorrow. So the next day, magkukuha na naman ako, and then pakukuluan ko naman na ulit, and then iinumin ko na naman sa whole day, and then so on and so forth. So ganun lang guys, everyday lang hanggang sa tuluyan nang mawala yung karamdaman. Katulad sa aking experience na completely po talagang nawala yung pananakit ng aking tiyan. So yan. So yung tips ko guys, habang ginagawa mo to para sa sarili mo ay dapat may paniniwala ka. Nakakuha ko ng isa. Ayan, kita nyo? Ito daw yung sampalukan. Tawag nito sa English ay stone breaker. Marami daw ang sakit na nagagamot nitong halaman na to. Ayan. So, gagawin lang natin dito ay lalagaan natin. Tapos, iinumin lang natin. So, susubukan ko kasi few days ago, nandala sumasakit ang tiyan ko without hindi ko alam kung bakit, kasi siguro tummy upset, gano'n. So itra-try ko lang siya, kasi marami din talaga akong nababasa article tungkol dito. Meron ding isang doktor na nagre-recommend nito na meron rin siyang sakit sa kidney. So pinainom lang nito ng 3 times a day sa loob ng 3 buwan hanggang sa bumaling siya sa kanyang sakit na kidney. So ayan, so medyo mainit ang aking background guys. Sobrang init, as in hot. Kasi hot. So ayan. And habang naglalakad ako dito sa daan, siyempre naghahanap ako nito. Ayan. So palatandaan lang daw nito ay meron siyang bunga. Makikita mo may bunga yung ilalim ng kanyang dahon. So, ang pangalan yan ay stone breaker sa English. Saka may mga iba pa rin silang pangalan. Sa Tagalog, sampalukan. Medyo maganda ako dito sa dilim. Charot, tabi tayo. Kaya, dito, tayo sa tabi. Kasi, pag sa araw, nakikita talaga yung ebidensya na hindi ako maganda. Kasi, thank you for watching guys, at sa lahat ng hindi pa naka-subscribe then please subscribe my channel, and hopefully meron kayong natutunan sa video na ito. At sa mga naka-experience na nang uminom ng sampasampalukan, please comment down your experience and your thoughts. Thank you, bye.